Ayan, isa pong muling mapagpalang pagbati ang aking pinapabot sa inyo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. At muli po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay, hindi lang ng buhay, kundi kalusugan. Sukat na eto, kahit po tayo ay hiwa-hiwalay, tayo po nasa iba't ibang panig ng mundo, pero eto, tayo po ay nagkakaroon ng panahon, pagkakataon, na makapagbigay ng katampatang pagsamba sa ating Diyos na lumikha sa pamagitan ng sama-samang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At sa pagkakataon pong ito ay muli po nating aalamin ang kalooban ng Panginoon para sa atin. At of course, hindi lang sa atin, kundi sa mga darating pang mga panahon at sa mga mananampalataya. Okay? Na tatawagin ng Panginoon. But anyway, since na ang pinag-uusapan naman ay yung ating kasalukuyang panahong kinabubuhayan, so better na talagang tayo ang magbigay ng pansin para po sa mga paksang ating napag-aaralan. At ngayon nga po ay nais ko namang simulan uli ang ating pong pag-aaral, pero alam niyo naman po na hindi natin gagawin yan ang hindi natin nahihingi ang patnubay ng Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At ngayon ay muli po naming hinihingi ang inyong pagtangkilik, pagtanggap sa aming gagawing pag-aaral. At naway patuloy kaming tingnan sa katwiran na iyong Jesucristo upang kaming lahat ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At patuloy din at walang sawang hinihiling namin ang pamamatnubay ng banal na espiritu, hindi lang upang ipaunawa ang mga bagay na dapat naming maunawaan, kundi higit sa lahat, amin pong maisa kabuhayan. Salamat po sa pagdinig sa indalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Jesus Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ano po, medyo sa na ha, at tayo po ay wait lang. Medyo ano, umiinit po yung ating panahon kakaiba nung nakaraan, no? Kaya titingnan po natin, pagpasensyahan nyo na, mamaya from time to time, baka may ingay po kayong maririnig. Gustuhin kong tiis ganda para wala pong ingay na marinig. Pero pagpasensyaan nyo na ha, mga kapatid, kasi grabe, mainit po ngayon. Katulad mga nakaraang araw, malamig. Ano ho? So, ayan. So, ngayon po ay pumasok na po tayo sa mga susunod. O, pasok po tayo sa ikalimang linggo ng ating pag-aaral at ang ating nga pong quarterly lesson ay patungkol sa aklat ng mga taga-Hebreo o sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalatayang Hebreo. Salamat po, Tita Yoli, sa Tita Yoli Ocampo, sa pag-unawa. Kung medyo iingay mamaya, init kasi mga kapatid. So medyo unawain nyo na lang po. Ano? So, ayan. At ang atin pong paksa ay Jesus the Giver of Rest. Nako, paganda ng paganda po yung ating ano. Paganda ng paganda po yung ating tatalakayin. Harinawa ay talagang, ayan. So, samahan nyo po ako. At hindi nyo lang ako sasamahan, kung di naman po kalabisan. Mga kapatid, pa-share naman po. Oh. Pa-share naman ang ating program. Kahit tigi isa lang. Ngayon ay nasa 48 na po agad kayo. So, please naman. Mga kapatid, kung hindi naman po kalabisan, pero yun lang. Yung taus-puso lang. Ano? Nakikiano lang naman, nakikiusap lang naman po. So, dun nga po pala sa mga taga-Ragay, San Rafael, San Rafael Church sa Ragay, kino-cross-posting ko po, pero kaminsan mukhang hindi ano ha, mukhang hindi na ko cross-post sa inyo. Pasensya na, talagang medyo low-tech tayo ha. Pero kino-cross-post ko po kapatid ha, baka sabihin niyo hindi natin ano yan, baka sabihin niyo hindi natin sinasagawa. Kino-cross-post po natin. So, bukod po sa ating cross-posting, muli mga kapatid ha,
Pa-share na lang po. Hindi ko na kayo babanggitin kung sino-sino kayo. Okay, hindi ko na babanggitin. Basta, kayo po yan. Oh, 53 na kayo. So, punta po tayo sa ating lesson. At yun nga po, ang pinag-aaralan natin sa loob ng isang quarter ay mula itong January hanggang darating pong month ng March ay wala iba kundi ang aklat ng Hebreo. At panglimang linggong pag-aaral na natin ito sa aklat ng Hebreo. At eto nga, ang pinakasusing talata na ating pag-aaralan, ng ating pag-aaralan sa sanlinggong ito, na ang pamagat nga ay Jesus, the Giver of Rest, ang ating Jesucristo, ang tagapagbigay ng ano po? Tagapagbigay ng kapahingahan. 4:9. Nako, 4:9 ng Hebreo, mga kapatid. Alam kong isa ito sa paborito pero pinaka-controversial na talata. Okay? O, lalong-lalo na may kinalaman po saan? Sa pangingili ng araw ng Sabat. Okay, sabi dito, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kung sabi dito, nitin natin, kung paanong, oh, ayan na. Kung paanong, ano po? Kung paanong nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Aha. So, mga kapatid, sinasabi po ng ating pag-aaral, oh, sa introduction, sa dito, when we keep the Sabbath, we remember that God made perfect provisions for us when He created the world and when He redeemed it at the vision for us at the cross. Ayun, sayo. And true Sabbath observance, however, besides first and foremost, pointing us back to creation, offers us foretaste in this imperfect world of future that God has promised. Ayun, sa madaling salita, sa pangingili ng araw ng Sabbath ay hindi lang ano po, hindi lang tayo nito pinapaalalahanan na ang Diyos alin po, ang Diyos ang siyang manlilikha, kundi ano po, pinatitikim na tayo, ho? Pinatitikim na tayo ng Panginoon ng isang pamumuhay na mararanasan yung culmination, ho? Ng karanasan ito ay mararanasan sa future o sa hinaharap. Hamang minamalgong kapatid kay Kristo. So kaya ayan po. So abangan natin kasi talagang binasa ko na halos in advance yung ating lesson for this week. Ay talagang ang gaganda ng ano? Ang gaganda ng pagtalakay, ho, ng ating Sabbath school lesson dito po sa ating pag-aaral para sa sanlinggong ito. At eto nga, without further ado, punta tayo sa ating paksa. Sunday, the land as a place of rest. Po, yung lupang ipinangako, na siyang ano po, magiging lugar o tatahanan o tahanan ng ano po ng kapahingahan. Okay, mga po mga kapatid ata ng medyo. All right. So, thanks na po sa inconvenience. Okay, so Genesis chapter 15, 13 to 21, mga kapatid, hindi na natin ano po, hindi na natin babasahin lahat. So, pakibasa nyo na lang kasi medyo mahaba-haba. Ano po? Genesis 15, 13 to 21. What did God promise Abraham? Ano po yung ipinangako ng Diyos kay Abraham? Okay? Pero, pakitsagaan nyo na lang pong ano ho? Pakitsagaan nyo na lang basahin at atin pong basahin na lang yung pagpapaliwanag. Sabi dito, when God delivered Israel from slavery in Egypt, His purpose was to bring Israel to the land of Canaan. Do po, nang ang ating Panginoon ay iniligtas o inilabas ang bansang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sabi dito, ang kanyang mithiin ay walang iba kundi ano po, sila'y dalhin sa Canaan, which is yun po ang lupain na ipinangako ng Panginoon o ni Yahweh, kanino po? Kay Amang Abraham. Pakibasa na lang po uli yung nasa Genesis 15, 13 to 21. Okay? So, ang sabi dito,
Okay? And they would be what? Where they would be able to serve and obey Him freely. Doon sa Kanaan o sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang tatahanan, ay ano po? Magagawa nilang ano? Magagawa nilang paglingkuran ang Diyos ng ano po? Ng malaya. Okay? Hindi katulad saan? Hindi po katulad sa Ehipto, ha? Sabi nga dito, including enjoying the Sabbath rest that Pharaoh had prohibited. Totoo, doon po sa Ehipto, hindi ito ipinapayagan. Dito pinapayagan ng hari o ng pero. Mababasa po yan sa 5:5 ng Exodus. Okay? Nasabi dito, the land of Canaan was the inheritance that God had promised to their father Abraham because he had obeyed God's voice and led his country to go to the promised land. Ito po, ang Canaan ay ano? Ito ang inheritance o pamana ng Diyos. Kanino? Sa kanila, dahil ano po, ipinangako ito ng Diyos kanino? Kay Abraham. At bakit naman tutuparin ng Panginoon yung kanyang pangako kay ano? Kay amang Abraham. Kasi ang sabi dito, because he had obeyed God's voice and left his country to go to the promised land. Sa madaling salita, kaya tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako kay amang Abraham kasi si amang Abraham ay ano po, walang pagdadalawang isip na nang sabihin ng Panginoon na umalis ka dyan sa iyong lupain ay wala nang tanong-tanong right away, impake, alsabalutan, ika nga, si amang Abraham at sinunod ang tinig ng Panginoon. Okay? So, yun po ha, mga kapatid. So, sa dito, God's purpose in giving the land to Israel was not simply for the people to possess it. Yun. Ang pagbibigay doon po ng ano? Walisin natin yun daw. Ang pagbibigay ng Diyos sa lupain ng Kanaan sa mga Israelita ay hindi lang ano? Ay hindi lang para ito'y kanilang ano? Angkinin. Ho? Kundi yan sa dito, God was bringing them to Himself. Ayun. So bukod sa ano po, kung mahalaga yung maangkin nila o ma-possess nila ang Kanaan o lupang pangako, ay higit na mahalaga ang kumbaga behind the scene na mithiin ng Panginoon bakit niya ibibigay ang lupang pangako sa kanila. Upang ano po? Upang sila ano, sabi dito, God was bringing them to Himself. Ang Diyos ay ano po, gusto niyang ang kanyang bayan ay ano, mapalapit sa kanya. At mababasa po natin yan, basa nga po tayo, sa aklat po ng Exodus, Kapitulo 19, Talatang 4. Tingnan nga po natin ho, Exodus 19, Talatang 4. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdadala sa kanyang mga inakay. But there you are, mga kapatid, ano? So, inalintulad ng ano po? Inalintulad ng Panginoon yung ginawa niyang pagliligtas sa kanila doon sa pagkaalipin. Sa isang ano po, relasyon ng agila sa kanyang inakay. Eh, alam niyo naman po, isa sa talagang masasabi nating napaka protective. Okay? Napaka-protective na magulang. Okay? Sa kanyang mga inakay. Kung manunood po kayo, manunood po kayo ako, madalas po akong nanunood dito sa YouTube yung Animal Planet. At paborito ko pong pinanood yung mga agila na yan. Okay? Talagang isa po yan sa ano po? Isa po yan sa very protective na tawag dito, ibon. Lalong-lalo na sa kanyang mga inakay. Ang totoo, taon, mga kapatid, taon bago nila iwanan yung kanilang ano po, yung kanilang inakay. But anyway, hindi naman lahat ng kumbaga characteristic ng agilang ating kinukuha dito, kundi yung punto na kung gaano ka-protective at gaano kalapit ang isang agila, mapa babae o lalaking agila, talagang protective at super close
sa kanilang ano po, sa kanilang mga inakay. So ganon, ganon inalintulad ng Panginoon. Oh, ang kanyang ano po, ang kanyang mithiin. Ang kanyang gusto mangyari sa bansang Israel kung bakit mula sa pagkaalipin ay dadalhin sila ng Panginoon doon sa lupang pangako. God wanted them, sabi dito, to live in the land where they would be able to enjoy an intimate relationship with Him. No po? So, yun ano, dadalhin sila doon para mapalapit ng lubusan sa Panginoon at para ano po, ma-enjoy nila ang pagkakaroon ng ano, ng intimate relationship sa Panginoon. Pag sinabing intimate, alam ko naman po, sobrang babaw na English na yan para hindi naman natin maintindihan, ano? Sinabi talagang magkaroon ng malalim na ano po, na ugnayan sa kanya ang kanyang bayan. Ha, mga kapatid? Oh, kaya hindi na rin po ako, no? Hindi na rin po ako nagtataka. Alam nyo, though hindi nga po, no? Hindi ideal talaga na sa isang mag-asawa o sa isang nagpapamilya na malayo ang magulang sa mga anak, di ba? Pero yun nga, dahil sa hirap ng buhay, may mga ganong pangyayari. At di na tayo na, hindi na nakapagtataka kung bakit may mga bata na ano po, na hindi ganong kalapit ang damdamin sa kanilang mga magulang. Ah, mga kapatid, hindi ko nila lahat, pero marami yan. Eh kasi nga, hindi nila laging ano po, hindi nila laging nakakasama. Kaya hindi talaga ideal. Pero wala po tayong ano ha, wala po tayong pinatatamaan. Ang dami-dami yung nanonood. Nandyan po kayo sa ibang bansa. Nang ano? Diyan po kayo sa ibang bansa, naghahanap buhay, alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay. So wala po tayong minamasama doon. Pero yun nga, sa iyo at sa gusto natin, real talk lang tayo, maraming mga anak na kaya hindi ganun kalapit sa magulang kasi hindi sila ano po, hindi sila close. Okay? So wala silang ano po, wala silang matatawag na intimate relationship. Eh yung iba, ang tingin na lang sa magulang dahil nga sa, eh parang mga bangko na lang, no? Yung iba, parang bangko na lang na pag may kailangan, eh, papa o mama, pahingi, padalan mo ako. Ganun lang. Pero alam po natin na tayong mga magulang, nakaka-relate po tayo, no? Alam po natin na hindi lang sa ganung bagay gusto nating ano po, magkaroon tayo ng ugnayan sa ating mga anak. Kundi higit pa dun. Hindi dun sa, higit pa dun sa tingin sa atin na parang ATM. No, mga kapatid, hindi alam natin na napakasarap ng pakiramdam na kita natin yung ating mga anak ay close sa atin. Oh, at kapag talagang close sa atin, meron tinatawag na intimate. Ah, mga kapatid, napakasarap may tinatawag na intimate relationship. Oh, sa pamilya. Diba? Magulang, lalong-lalo na po, ang pinag-aaralan natin nito ay relasyon ng magulang. Ha? Inalintulad sa relasyon ng magulang sa anak. So, yun po. At sa pagpapatuloy, ang sabi dito, okay? Oh. And to be, sabi dito, okay? And would be a witness to the world of who the true God was and what He offered His people. Ayun, mga kapatid, no? So, maraming mithiin. Balikan natin ng konti, bakit sila iniligtas ng Panginoon, ha? Sa pagkaalipin. Eh nga, para ano po, hindi lang para ibigay sa kanila yung lupain na yun, kundi ano, para sila'y ano po, makapag lingkod, makasamba sa kanya, ho, ma-enjoy nila alin po, ma-enjoy nila yung kanilang ano po, yung kanilang gagawing pagsamba sa Panginoon. Magkaroon sila ng intimate relationship. Anyway, kapag wala ka pong intimate relationship sa Panginoon, sigurado, hindi mo rin po mai-enjoy. Oh. Pero kapag mahal mo, close mo, oh, di ba mga kapatid? Sang-ayon po ba kayo dyan? Na kapag mahal mo, sino man yan? Asawa mo? Magulang mo? Lalong-lalo na rin po sa relasyon ng magulang at anak, ay talagang napakaano po, napakasarap ng pakiramdam at ng samahan. Basta merong ano, merong intimate relationship. And besides, sa mga nabanggit na yon, ay ang alin po, ay ang gusto ng Diyos na ano,
na sila'y maging witness. Okay? Maging witness saan? Doon sa kilalang sanlibutan na kanilang ginagalawan noon. Ha? Upang maipakilala nila kung sino ang tunay na Diyos at kung ano ang kanyang ano po, ano ang kanyang ibinibigay. Ano yung kanyang iniaalok sa kanyang bayan. Ha? Mga minamahal kong kapatid. Kaya nga, isa doon, mga kapatid, isa doon, isa dito, like the Sabbath of creation. Katulad ng ano po? Ayan, pintabi na naman sa mga hindi nating kapanalig, no? Sabbath na naman, to talagang mga, kayo ma-surprise. Oh, like the Sabbath of creation, ang sabi dito, the land of Canaan was the framework that made possible intimate relationship with the Redeemer and the enjoyment of His goodness. Pando po, ang lupain ng Kanaan ay ano po, framework. Ho, na siyang ano po, naging dahilan para ano, para ang kanyang bayan, ano, ang mga Israelita at ang Diyos ay magkaroon ng ano, magkaroon ng malalim, matibay na ano po, na ugnayan. Okay? O, at ano po, i-enjoy nila. Yun na nga, kanilang tamasahin. Alin? Ang kabutihan ng ating Panginoon. So, in Deuteronomy chapter 12, verses 1 to 14, pakibasa na lang po uli. Tayo ko na yung explanation, ano? In Deuteronomy chapter 12, verses 1 to 14, the Lord told the people that they would enter the rest, not simply when they enter the land, but when they had purged the land from idolatry. Ano po mga kapatid? Sinasabi po, ano, nabanggit na talata, Deuteronomy chapter 12. Again, pakibasa na lang po ulit sa inyong mga Bibles, ano? 1 to 14. Ha? Na ano po? Na ang kanyang bayan ay papasok sa kapahingahan. Hindi lang doon saan? Hindi lang doon sa panahon na mapasok nila yon. O maangkin nila yung lupang pangako. Kundi, kalinsabay nun ay ang ano po, kanilang pupurgahin. O kaya, lilinisin. Alin? Yung bayan na sasakupin nila, kasi tandaan po, mga tao dyan ay bihasa saan? Sa pagsamba sa mga peking Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Pati yun ay ano po, pati yun ay kanilang lilinisin. O kung ngayon, kakarelate tayo dyan sa COVID, no? Kadalasan mga opisina magsasara ng isa o dalawang araw kasi i-disinfect ang buong opisina o buong building. Yan. Ganon. Gusto ng Panginoon, ano? Purgahin. Linisin. Yung kanilang lugar na sasakupin, which is yung nga po, ang lugar ng Kanaan, kasi nga, nahirati o nasanay ang tao sa lugar na yon na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Sa pagsamba saan? Sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And then, sabi dito, after that, matapos nilang gawin yon, pinagkaloob sa kanila ng Panginoon lupang pangako, napurga nila, nalinis nila yung lupain, saan po? Sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, after that, God would show them the chosen, a place where He would dwell among them. Ano po? Pagkatapos nun, ang Diyos ay ano po? Ipapakita sa kanila ang piniling ano po? Ang piniling lugar kung saan ay masasabing kapiling nila ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ha? Ayan sabi dito, pipili ang Diyos ng lugar where He would dwell among them. Okay? At alam naman po natin yan, mga kapatid, do ang Diyos ay ano po, do ang Diyos ay masasabi nating everywhere, kahit saan, pero sa theological kumbaga eh, frame of mind ng mga Hudyo, talagang pinagawa sila nung sila po'y nasa paglalakbay pa sa ilang, pinagawa ng Panginoon para sabihin na nandun sa kalagitnaan nila ang presensya ng ating Panginoon. Ano nga po ang pinagawa ng Panginoon? Ayun, tama kayo. Yun po'y alin?
yun po ang tinatawag na portable tabernacle o sanctuaryo. At magbasa po natin yan ano, sa Exodus chapter 25 verse 8. Ipagawa mo ako ng sanctuaryo na titirhan kong kasama nila. So yung sanctuary na yon o yung portable na tabernacle na yon, eh bagamat masasabi natin hindi mo naman malilimitan na ang Diyos ay nandun lang dahil everywhere nga siya, mga kapatid, ano? Pero yun ang ano po, yun ang nagpapaalala na ang Diyos ay nasa kalagitnaan nila. And later nga po, nakita natin na talagang gumawa ng ano po, gumawa ng stable, permanent na ano po, yung tinatawag nating temple. Alam na po natin yan, nangyari yan ng maging hari, si Haring Solomon. So, ayan. So, sa pagpapatuloy, so much for that, mga kapatid, ano? So, Exodus chapter 20, verse 8 to 11, and Deuteronomy chapter 5, verses 12 to 15. Ito katanungan na pag-aaralan natin dati ito po. Ano ho? What two things does the Sabbath rest commemorate and how are they related? Oh. Ano daw po ang ipinapaalala ng Sabbath rest? Ha, mga kapatid? At gaano sila, kumbaga, ay gaano kalapit ang ugnayan nila sa isa't isa? Itong dalawang bagay, ha, mga kapatid, na sinasabi patungkol sa kapag ipinapangilin mo ang araw ng Sabbath. Well, kung babasahin niyo po, sahin niyo po na lang ano, alam na natin ito. Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Pinapaalala doon na kaya dapat ingatang banal alin ang araw ng Sabbath ay dahil sabi ng Panginoon, sa loob ng anim na araw nilikha ko o ginawa ko ang lahat. At noong ikapitong araw, ako ay ano? Ako ay nagpahinga. So sa Exodus chapter 20, verses 8 to 11, ay isinasaad ng Panginoon na kaya dapat ingatan ang araw ng Sabbath. Ito ingatang banal dahil nilikha niya ang lahat sa loob ng anim na araw. Nang dating ng Sabbath, siya po ay nagpahinga. So, sa madaling salita, ito ano po, memorial ng paglikha. Samantalang sa Deuteronomy chapter 5, ha, mga kapatid, 12 to 15, nakikita naman natin doon, oh, lalong-lalo na, oh, sige, ito na lang po sigurong Deuteronomy ang ating ano ha, kasi alam nyo naman na po ang nasa Exodus. Tingnan natin yung nasa Deuteronomy chapter 5. Simulan po natin sa verse 12. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga. Tulad ng ipinag-utos ni Yahweh na iyong Diyos, anim na araw na magtatrabaho ka, tatapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos, ito'y araw ng pamamahinga. Sa araw na yan, huwag kang magtatrabaho. Sino man sa inyo, ikaw, ang iyong anak, mga alipin, lalaki, babae, etc., etc., mga kapatid. Ho. Bakit po? Verse 15, ang sabi dito, alalanghanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto. At mula ro'y inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. So, anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Bueno, sabi nga, kung ang Exodus chapter 20, verses 8 to 11 ay nagpapaalala na ang Diyos ang manlilikha, ang nasa Deuteronomy, sa pagbibigay ng Panginoon ng Ten Commandments, ipinapaalala ng Diyos sa kanila na ano? Na siya ang kanyang o siya ang kanilang manunubos at tagapagligtas. Kaya yun po ang napakahalaga. Dalawang bagay na napakahalaga na ipinapaalala sa atin kapag tayo ano po, nanginilin ng araw ng Sabat. Kaya basahin pa rin po natin ang pagpapaliwanag ng ating Sabbath school lesson. So God connected the Sabbath of creation with the deliverance from Egypt. Ayan ha? Dito po sa Deuteronomy. So, ikinonect saan? Binanggit din naman dito na nilikha ng Diyos alin po ang lahat. Oh, mga kapatid, ano? So, pagkatapos, sinabi na ano? Na alalahanin mong naging alipin ka rin. Kaya wag mong, umbaga sa madaling salita, yung naging trato sa inyo noon, doon sa Ehipto, wag mo nang gagawin
Oh, kahit sa mga ano po, sa mga taga-ibang lupa na naninirahan sa inyo. Bakit? Eh, real talk tayo, no? Mas madaling unawain, eh kung kayo naging alipin nun, hindi naman kayo masaya na pati araw ng Sabat, hindi kayo makapagpahinga kasi alipin nga kayo. Ha? So kung ano nararamdaman nyo nun, na gustuhin nyo man, hindi nyo magawa kasi alipin kayo, eh ngayong tinubos ko kayo, iniligtas ko kayo, huwag nyong gagawin yan maging sa inyong mga alipin o maging sa mga dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Kasi alalahanin nyo na naging alipin din kayo sa lupain ng Egypto. So mga kapatid, ano, ang ganda ng message na ipinararating. Ang natama, ang sinasabi dito sa atin, He instructed Israel to observe the Sabbath as a memorial of creation and as a memorial of the redemption from Egypt. So dalawa, mga kapatid, ano, dalawa alin po ang napakahalagang bagay na ipinapaalala ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. Na sa pangingilin nyo ng Sabat, palagi nyong aalalahanin na ako ang lumikha ng lahat. At kasing halaga ng pag-alala na ang Diyos ang manilikha, ay ang Diyos din ang siyang naging kanilang manunubos o tagapagligtas. So kaya nga, creation and redemption are both enshrined in the Sabbath commandment. Handa po. Creation and redemption are both enshrined. Nandun po. Nakatatak po yun. Ha? O. Kasama po yun. Yun ang dapat nating hindi kalilimutan. Nasa pangilin ng Sabbath ay ano po? Ipinaaalala nito na ang Diyos ang lumikha ng lahat and at the same time, ang Diyos ang siyang tagapagligtas o manunubos. Ah, ang sabi dito, just as we did not create ourselves, obviously, wala naman ditong lumabas na sarili mong gumawa sa sarili mo. And as a Seventh-day Adventist Christian, naniniwala tayo na hindi tayo galing sa napaka-complicated na proseso. Madalas yun ang naririnig, banggitin ko lang. Mula sa napakaliit, hiti-hiti, hanggang sa nagkabuto, naging buwaya, naging dinosaur, naging unggoy, tapos naging tao. Tayo naniniwala doon. Ha? Niniwala nga tayo na ano po, na ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. So, nilikha ng Diyos ang tao. Hindi natin pwedeng i-create ang ating sarili. Kung paanong sabi dito, hindi natin kayang i-create o likhay ng ating sarili. We cannot redeem ourselves. Yun din po mga kapatid, sa totoo lang, hindi rin natin kayang ano po, iligtas ang ating mga sarili. Pinapag-aralan natin nakaraang linggo yan po, lahat tayo'y makasalanan. Oh. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya imposible na i-redeem natin ang ating sarili. At yan din po, ulit-ulitin natin, walang sawa ko yung papalala, na yan po ang dilema ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ang gusto kong gawin, oh, ulitin po natin yan, oh, nasa 7-19 ng aklat ng mga taga-Roma. Ano ang dilema, isa sa mga dilema ni Apostol Pablo? Oh, ang sabi niya, oh, mga kapatid, oh, sabi niya, oh, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko at ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Oh, makin mo yan, ha? Yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. At yung gusto ko, yun ang hindi ko nagagawa. Ayan, balik na naman tayo sa kanta. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ayan, sabi ni Apostol Pablo, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin? Hindi sinabing, ha, kahit masaklap ang kalagayan ko, kaya kong iligtas ang sarili ko. Hindi. May sino? Sino ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito nang nagpapahamak sa akin? Kaya tama po. Imposibleng i-create natin ang ating sarili. Imposible rin ano po, iligtas natin ang ating sarili. At sabi dito, it is a work that only God can do. Ha? Itong gawain ng ano po, pag-create at pagliligtas, work that only God can do. Gawain na Diyos lang ang siyang ano po,
makakagawa. At ang sabi dito, and by resting. Resting. Ano yung resting? Resting sa Sabbath day. And by resting, we acknowledge our dependence upon Him, not only for our existence, but also for salvation. Puri ng Panginoon. Hey, alam nyo, kapatid, no? Babasahin ko lang itong ano, ha? Itong mga panghuling pananalita. So, Sabbath keeping is a powerful expression of salvation by faith alone. Eh, nakakalungkot. May mga ano tayo, no? Di ko alam kung talagang mga kapatid pa natin. Ha? Kalungkot? Tingnan nyo, ha? Ang ating Sabbath keeping is a powerful expression of what? Of salvation by faith alone. Bakit? Pinaaalala sa atin na hindi natin kayang likhay ng ating sarili. Ang Diyos ang lumikha sa atin. At sa pangili ng Sabbath, ipinapaalala na ang Diyos ang bukod tanging may kakayanang iligtas tayo. O kung noon mga Israelita, walang pinagkaiba sa ating ano po, sa ating kalagayan ngayon na alipin sa kasalanan. Kaya itong hindi ano eh, may mga, pangalanan ko na, kaya mag-ingat po kayo sa mga napapanood nyo, ha? Ngalanan ko na, pag ito umalma, talagang hamunin natin ang debate. May mga nagpapasa sa akin. Hindi naman pastor, kaya lang tinatawag siya ng iba na pastor. Si Brother Joel Maso. Oy, Brother Joel, wala tayong personalan, ha? Doon lang ako sa ano? Doon lang ako sa sinasabi mo. O regardless kung sino nagsabi, kasi kahit sino talaga. Hamakin nyo, sabi po, ang gospel, ang 28 fundamental belief, hindi yan gospel. Kasi ang gospel galing sa langit. Ang 28 fundamental belief, gawa yan ng ano? Mga researcher ng Seventh Day, mga scholars ng Seventh Day Adventist. Hamakin nyo yung mga kapatid, no? Ang kitid kasi, ito, pasensya na. Kapatid na Joel, no? Manggitin na kita kasi nakapublic naman yung mga ano mo. Hamakin mo, yung gospel sa kanya, do sinasabi natin, in person, ang gospel ay walang iba, mabuting mabalita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero pag sinabing gospel, maraming kaakibat yan. Maraming kaakibat yan. Hindi ba gospel, hindi ba mabuting pag sinabing gospel? Banghelyon, mga kapatid sa Greek. Ibig sabihin nito, mabuting balita. Hindi ba mabuting balita sa'yo? Pangalanan natin kasi baka maraming nagpapadala talaga sa akin. Ngayon, hindi lang pala yun. Marami palang mga ano? Marami palang mga dispalinghadong ano ito. At may mga na-impluensyahan. Kapatid, no? May mga na-impluensyahan. Mag-ingat kayo, ha? Pag napanood nyo po yung video, YouTube man yan, pinutol-putol man yan, o buo, basta yung Joel Maso lumabas, mga kapatid. Again, wala tayong personal, kapatid na Joel Maso, ha? Dahil nagkakalat na rin ang video mo, eh. So, kinakailangan na rin nating mabigyan ng ano po? Mabigyan ng babala. Ngayon, hamakin mo, ang 28 fundamental belief, hindi gospel. Hindi pa mabuting balita ito? Sabbath keeping, sabi, Sabbath keeping is a powerful, makapangyari ang ano po, expression, pagpapahayag, kapahayagan ng ano po, of salvation by faith alone. Hindi ba Christ-centered dito? Ang hirap sa kanya, yung delikado sa kanya, ang hirap niyang i-connect yung aral kay Kristo. Mga kapatid, ano? Sister Mayta Rosa, confirmed naman kasi sabi nga ni Pastor, ito talagang totoong pastor, ha? Napunta lang na Amerika, sabi nga ni, napanood niyo naman po siguro yung aming ano, yung aming program kahapon. Pag-aralan namin, yun din po pag-aralan natin. Okay, yung tinalakay natin. Confirm naman at sabi naman ni Pastor ito, babanggitin ko, totoong pastor ito, ordained pastor ito, bago pumunta ng Amerika. Pastor Ronnie Barnedo. Naging kaklase niya pa ito sa ano, naging kaklase niya pa ito sa ilang subject niya sa PUC dati. So magkaka-era kami halos nito. Kaya mag-iingat kayo pag yung mga videos nila napapanood nyo. At may mga kasamahan sila na kilala ko, pinagtatanggol siya, nire-respeto ko. Ayan ha, mga kapatid. Nire-respeto ko.
So ayan, kita nyo, pati si Brother Kenrick Amalustre. Naguguluhan po ako, kala ko gospel po ang 28 fundamental beliefs. Sinabing gospel, good news, kaya nga sabi ko, kahapon inihamon po. O sige, patutunayan ko na lahat ng 28 fundamental beliefs, gospel yan. O, talagang dapat na ituring na gospel. Ano po? Good news! O, mabuting ano? Mabuting pabalita. Limbawa, fundamental belief number one, ang banal na kasulatan. O, sino ba ang sentro? Sino ba ang puso ng Biblia? O, di ba ang ating Jesucristo? O, di Christ-centered? Hindi ko alam bakit ang hirap nilang i-connect. Palibasa, may iba si... Ito ha, itama, correct? Correct me if I'm wrong. Kapatid na Joel Maso at mga kasamahan nyo, kasi meron, may pinasa sa akin programa eh, isang member ng Quezon Central, pinasa ni kapatid na Lando sa akin, school yan. Abay, meron na rin nakakasakasama. At member ng Quezon Central, so ibig sabihin, nasa loob. Pero iba yung kumbaga sa kanta, iba yung tono ng kanilang pagkanta, mga kapatid. Sintunado sa... ha? Okay, mag-iingat kayo mga kapatid. Ito ha, ulitin ko po, alam nyo naman ha, hindi ako ano, hindi po ako matapang, hindi naman ako mabait. Ganito lang po talaga ako magsalita. Diba? Ito mga nakakakilala sa akin. No? So, kaya mag-iingat kayo. Makin mo, 28 fundamental belief. Ay! Hindi gospel. Ha? Oh, alin ang hindi good news doon sa 28 fundamental belief? Ha, mga kapatid? Alin? Oh. Eh, ulitin ko mga kapatid, ha? Oh. Hindi ko alam. Oh, hindi natin minamaliit yung mga pag-aaral nila. Oh, wag niyo pong bibigyan ng... Pero bakit parang ang hirap nila? Ito, tapos ng theology, ha? Tapos ng theology, pero ang hirap i-connect, ha? Ang 28 fundamental belief, ha? Sa gospel, at para maging Christ-centered. Oh. Di ba? Oh. Kaya mga kapatid, ingat-ingat kayo. Oh, ito, oh, ganda, grabe. Hindi mag-gospel ito. Naku. Hindi ko naman academically, okay, I accept with humbleness and humility na lamang ito sa akin. Academically speaking. Ha? Oh. Lamang ito. Pero ang pinagtataka ko, bakit ang hirap niyang i-connect? Eh, ako nga, hindi ako tapos ng theology, pero naunawa ko paano i-connect ang 28 fundamental belief sa ating Panginoon sa Kristo. Paano nga sabing gospel? Hindi ba gospel na ang banal na kasulatan, ulitin natin, ang fundamental belief number one, hindi ba gospel na ang banal na kasulatan kung meron mang ipinapakilala at puso ng banal na kasulatan is no other than our Lord Jesus Christ? Pati ba mga kapatid? Oh, maingay dyan. Opo, pasensya na kasi pag inalis ko naman ito, Sir Janet, eh pawis-pawis tayo. Ang mga nakaraan na tiis natin, tiis ganda tayo, no? Eh, pero eto ngayon, eh mukhang di natin kayang tiisin mainit. Kaya pasensya na po kung naiingayan kayo. Ha? Hangin po yon, electric fan. Okay? So, ayan. Oh, gospel. Ano ang sabi natin kay Jesucristo? Oh, ang sabi po, Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan pagkat niisip nyo na ano? Ito'y magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan at ito ang ano po? Ito ang nagpapatto sa akin. Ah, mga kapatid, sa totoo lang, hindi ba good news na nakilala natin ang ating Jesucristo hindi sa comics? Oh, di ba? Oh, saan mo gustong... Saan mo gustong pagbatayan? Ha? Oh, saan mo hahanguin yung totoong Kristo? Anong libro? Ha, mga kapatid, anong libro? Ha? Oh, Bible. Oh, fundamental belief number one po 'yan. Dahil sabi ng ating Jesucristo, lalong-lalo na yung Old Testament, no? Sabi niya dito sa Lucas 24:44, oh. Ewan ko lang bakit ang hirap niyang i-connect. Oh,
Pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako, na dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Makin mga kapatid, hindi ba masaya at magandang balita na ipinapakilala sa atin? At obviously, kaya natin nakilala ang ating Jesucristo. Dahil, bukod sa mga mangangaral, ay saan ba hinahango ng mga mangangaral yung kanilang sinasabi? Di sa Biblia. Di ba good news yan, mga kapatid? Nang Biblia binigay ng Diyos para makilala natin yung tunay na Kristo. Yung kanyang natatanging anak. Para tayo, ano? Para tayo ay iligtas. Saan mo nahango ngayon yun? Saan mo nalaman ngayon yun? Mag-ingat-ingat kayo. Papangalanan natin ito kasi marami ng... Sino ba to? Brother Lando ba? Napakita ko ba na dyan? Ako naman, nakikiusap tayo naman, hindi natin pinangungunahan yung ating mga ano dyan. Pero yung mga kaibigan natin, mga district pastors dyan, maka naman, medyo bantay-bantayan nyo po ang inyong mga kawan. Baka naman napapasok na tayo. Liba na lang, papaliwanag sila ng maayos. Pero doon sa mga napanood namin, talagang mala, sintunado eh. Ang mga kanyang sabi niya, diba? Hindi gospel ang 28 fundamental beliefs kasi yung gospel sa langit nagmula. Yung 28 fundamental belief, gawa ng mga scholars, mga research ng ating mga scholars. Kung babalik na, bakit naman ako maniniwala sa'yo? Una, di ka nga scholar. Pangalawa, sinong anghel mula sa langit ang nakausap mo? Di ba mga kapatid, kung maalihin natin siya, sinong anghel mula sa langit ang nakausap mo para paniwalaan ko na yung dala mo, yung sinasabi mo, yan yung gospel. Ingat ha! Ingat mga kapatid. Kita mo, dito sa ano? Ito sa ating introduction pa lang yan. Mga kapatid, introduction pa lang yan. At sa mga susunod na mga araw, makikita natin kung gaano ka Christ-centered. Ha? Ang aral patungkol sa Sabat, ha mga kapatid, na tingnan nyo, Jesus the giver of rest. Jesus the giver of rest. At hindi mo pwedeng exclude doon sa rest na yon yung pangingili ng ikapitong araw. Ha mga kapatid. Kahit anong publishing yung kanyang pinamumunuan brother Cantel Elena. Basta ingat-ingat po ha. At ingat po kayo. Yan. Again, sabi dito ha, mga kapatid, Sabbath keeping is a powerful expression of salvation by faith alone. Matagal ko nang naunawaan to. Hindi ko lang alam bakit may mga ibang kapatid, hindi natin minamaliit, no? Tapos din naman ang theology. But parang ang hirap i-connect. Ang hirap i-connect ng 28 fundamental belief kay Kristo. Mga kapatid, ulitin ko po, hindi tayo nagagalit, nagmamalasakit lang. And again, to be fair, wala po kami, hindi ko man kilala, hindi man kami close, hindi kami kaibigan, hindi rin kami magkaaway. Sa akin, doon lang sa Sabbath, o doon lang sa sinasabi niya. Sabi niya pa, kung tama daw, kung di daw, kung perfect daw, bakit from 27, naging ano po, naging 28? Aba? Tapos mukhang hindi niya talaga, ba't hindi niya, alam ko, very basic ito, yung three angels messages na yun na binabanggit, mga kapatid, alam naman natin na sa talagang, ito kahit sinong scholars ng Adventist. Ang sinasabi, yun po ay kumakatawan sa movement na wala iba nga po, tayo. Yun yung iglesia, yun ang magdadala
ng walang hanggang ebanghelyo. Ha? Tayo po yun. Di ko alam ba't di niya pinapaliwanag. Basta lang yung kanya yun. 38 fundamental belief, hindi po yung gospel. Ayun, ha? O, kaya nga, bago tayo mag-iwahiwalay, ha? O, sabi dito, how should keeping the Sabbath help us understand our complete, hindi yung makamatid, hindi pa gospel ito. How should keeping the Sabbath help us understand our complete dependence upon God, not only for existence, but also for salvation? Ito hindi nila makunik. Ang mga kapatid, ito hindi nila makunik. Ewan. Oh, diba? So, simple sa atin, ano? Kung paanong imposible na i-create natin ang ating sarili, lalong imposible rin na iligtas natin ang ating mga sarili. Kaya kanino tayo? Kanino tayo aasa? Walang iba kundi sa ating Diyos na manlilikha, na siya rin ang ating Diyos na manunubos at tagapagligtas. Oh. So, alin dun ang hindi gospel? Kapatid, no? Alin dun ang hindi gospel? Kaya nga. Kaya, sensya na, ha, mga kapatid. Ito, challenge nga natin. Total. Sabi ko nga, nag-retired na po tayo. Ha? Nag-retired na po tayo muna sa mga pakikipagdebate na yan. Pero kung gugustuhin itong ating kapatid, tinuturing ko pa siyang kapatid. And to be fair, sana magpaliwanag siya. Pero kung di magbabago ang kanyang mga statement, isa po siya, na mga kapatid, sa aking nare-rekomenda, ha, kung di magbabago, napag-ingatan nyo. Oh. Ah, sige, diretsyan ko na. Kung hindi po magbabago ang kanyang mga statement, pwede ho bang huwag nyo na lang panuurin? Ha, mga kapatid? Kasi, confusion yung ano niya. Akin talagang bibigay lang ng ano po, hindi pagpapalakas. Yung dala. Nagbibigay ng ano po, kalituhan. Mga kapatid, kalituhan. So ngayon, kung may mga nanonood po dito na malapit sa kanya, parating niyo po. Parating niyo po. Sabi ni Brother Richard Thompson, yung pangilin pala ng araw ng Sabat ay Christ-centered na Christ-centered. Christ-centered na Christ-centered. Ha? Oh. At hindi daw po sila nahihirapang i-connect. Ha? Hindi sila nahihirapang i-connect ang bawat doktrina, 28 fundamental belief. Ha? Sa gospel o kay Kristo. Po, sila hirap na hirap. Ay, mga kapatid ko. Ha? Oh, again ha? Oh. Sabbath keeping is a powerful expression na isang napakamakapangyarihang kapahayagan o pagpapahayag of salvation by faith alone. Salvation by faith alone pag yan, mga kapatid ko. Alam kong naintindihan natin yan. And I assume, lahat po kayo ngayon, 132 tayo plus, 130 plus nunood ngayon, ay hindi tayo hirap i-connect. Na mga kapatid, yung 28 fundamental belief sa genuine o sa tunay na ebanghelyo. Ha? Oh. Eh kaya nga, simpleng ano lang na, mga kapatid, ulitin ko, simpleng rebat lang, doon sinabi. Eh, 28 fundamental belief, hindi gospel yan kasi gawa ng mga scholars. Eh kung yung mga gawa ng scholars, ikaduda-duda, lalo pa sa'yo. Oh, ito nga, lalo pa sa'yo. Hindi ka scholar, ba't di ko pagdududahan? Galing sa langit. O sinong anghel galing sa langit na kausap mo? May ebidensya ka? Para tanggapin ko, ayon sa statement niya, mga kapatid, para tanggapin ko na yung sinasabi mo, tunay na gospel. May ebidensya ka na, i-record mo. Hindi ito kapilosopuhan, ha? O, na-i-record mo man lang, video man lang, o kahit audio. O. Na may nakausap ka, ito ang tunay na gospel at yung 28 fundamental belief, hindi yan yung gospel. Pag may naipa, ano ka niyan? Pwede. Pag-usapan natin. Pero yun na nga eh.
may babala pa rin. Eh? Kahimat kami, di ba? Sabi sa Galatia 1.8, kahimat kami ni anghel na bababa mula sa langit. Kung may ibang dalang ebanghelyo kaysa sa ipinangaral namin, sabi ni Apostol Pablo, matakwil. Oh, ang anghel kahit pagaling sa langit, basta mali ang aral eh. Palayasin! Mga kapatid, palayasin. Oh, ingat-ingat po tayo ha, mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Well, I hope and pray, ha? I hope and pray na naunawaan natin ang ano po, naunawaan natin ang lubusan ng ating pag-aaral ngayon. Introduction pa lang yan, the land as a place of rest. Ha, mga kapatid, ang lupain ay pinangako na ano po, magiging tahanan ng ano po, oh, ng kapahingahan, kapayapaan, provided talagang sila ano po, magiging masunurin sa ating Panginoon. Diba? Oh, ayan. So, I have so much to say, pero yun nga. Ngayon sa inyo, binasa ko na lahat itong ating lesson until doon sa ating, sa darating na Friday. Pero, syempre, one at a time po tayo. Kaya, itigil muna natin ito rito. No? Itigil muna natin itong ating pag-aaral ngayon. Ako po yung umaasa na sa tulong ng ating Panginoon ay malinaw po natin ano po, natunghayan ang katotohanan. At ulitin ko po, walang personalan. Pero nasa kanila, kung personalin nila. Ha, mga kapatid, o. Oh. Ulitin ko, baka may mga nakakapanood na malapit kina Brother Joel Maso. Brother Joel, magpaliwanag kayo ha, kasi talagang, kung ako ang, hindi lang ako, oh, kita mo, sa dinami-daming nakapanood. O, oh, ayun, Pastor Ronnie Barnedo, ha. O, oh. Ordained pastor din po yun. Pero talagang nahilo sa paliwanag mo. Kaya nga naubligang sumama sa programa kahapon. Otherwise, so unless na meron kang paliwanag na talagang ayos, eh doon lang tayo magkakaunawaan. Pero ulitin ko po. Oh, nandiyan yan. Nakatayo yung aking challenge. Oh, walang personalan. Gusto mo, pag-usapan po natin. Nandiyan ang pag-aralan natin program. Pwede nating talakayin yan dyan. Oh, walang bias sa mga kapatid, oh, patas na laban, ha? Oh, patutunayan ko, ha? Na ang 28 fundamental beliefs, at sabi mo hindi gospel, patutunayan ko na lahat ng 'yan ay gospel. Oh, konektado 'yan sa gospel. Ha? Oh. Oh, baka may gusto mong parating. Oh, ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maraming salamat. At, oh, wala po tayong shout-out, pero may mga hindi ako na-shout-out nung Friday, kaya babawian ko po ng ano. Kayo po dyan, ha, eh, na-shout-out ko na, alam na kung sino kayo. Ang hindi po natin nabati, halimbawa, yung mga taga-Canada. O, nandyan po, ha, batiin natin, Canada, sila, Sister Castle Janet, nandyan po sina Tita Nars, nandyan sila Ate Jovi, nagito, ayan, tuloy. Sige, balikan natin sila. Pero, of course, sa Canada, nandyan po ang, ano, nandyan po ang Tita Imelda at Tito Jaime Nocum. Okay? So, yan yung ating mga taga-Canada. Pasensya na po sa mga iba pang nakakalimutan natin. So, hindi rin natin nabate yung dalawang viewers natin sa Germany. Kaya batiin ko si Sir Elena Makatol Bander at ganoon din po si Sister Bina Bacharo Bilya, ano po? Sir Bina Bacharo Bilya, yan si Germany. Batiin din po natin sa Ireland naman ang mag-asawang Kuya June at Ate Merce, si June Merce sa kanilang ano, no? Kuya June at Ate Merce, thank you so much ha, dyan po yan sa Ireland. Sa Taiwan, nandyan si na Sister Will Makadaig at ganun din po, Sister Yori Antonio Cañada. At of course, sa Singapore, of course, nandyan sila Sister Anna Lipital ko rin, Sister Anna Lipital ko rin Manipol. At ganun din po si Sister Maricel Pascua at of course si Sister Tuned at Brother Romeo Valdez. Okay, maraming salamat at kay Brother Gideon. Okay, maraming salamat po sa inyo dyan. O ayan, at Sister Wilma, o ayan, nanonood ka pala ha? O ayan, hindi ko kayo na ano nung hindi ko kayo nabati ng Friday kaya babawi ako sa inyo. Yan, Taiwan ka pa rin, ano po? Mhm. Oh, ano kaya ang nangyari sa kanya at naiba ang kanyang explanation nung sinabi niya na di ko na tinuloy manood. Mas maganda na nga, huwag na lang kayo manood at
Makumpuse lang kayo mga kapatid. O, ngayon, kung sasamaan loob nila sa ating mga pagsita sa kanilang, ano, tawag dyan. Ready tayo. Harap-harapan tayo. Sabi nga ni brother, ano nga pala, Gomer, no? Iharap nyo na kasi ang totoong pakay nyo. Ilabas nyo na. Okay, so maraming salamat brother Sister Elena Cantel. Ano po? Maraming salamat sa pagpapaliwanag. So, tapo po tayo yung mga taga-ibang bansa hindi natin nagagamit. Nabati. Sino pa ba? Well, I think sila na lang naman ito. No? Yung taga Canada, yung taga Germany, taga Ireland, taga Taiwan at Singapore. Oh, ayan, bawi na po tayo. No? The rest ay alam ko pong ano, the rest ay alam ko pong nabati na natin nakaraang Biyernes, ha? Oh, magbasa lang po ako ng hindi shoutout ito, pero sabi ni Sir Eden Guevara, gospel po ang 28 fundamental belief kasi yan po ang Christ-centered. Oh, tama naman. Tama naman. Baka pwede makita ang picture niyang Joel Maso. Eh, ano nyo na lang po. Kapatid, eh, wala naman akong time i-promote yung mukha niya, Brad. Basta ano nyo na lang, i-search nyo, kapatid. Ha? Oh, i-search nyo na lang. Okay? So, again, wala tayong personal sa kanya. Ang atin yung sinasabi niya. And, ulitin ko, may mga kasama siya na nire-respeto ko. Hindi ko na lang babanggitin. Kung sino. Basta. Pero kahit nire-respeto ko yun, pag hinamon ako, eh mga kapatid, alang-alang sa katotohanan, eto ha mga kapatid, di po tayo nagano, po tayo nagtataas ng bangko. Nire-respeto ko, marami akong kasamahan niyang, ay may mga kasamahan siya nakita ko. Isa doon ay talagang nire-respeto ko. Nati rin po siyang district pastor. Okay? So nire-respeto ko yun. At mahal ko yun, hindi ko lang nire-respeto, mahal ko yun. Pero huwag magkakamali na siyang hahamon sa akin kasi kahit nire-respeto at mahal ko siya, ay talagang haharapin natin. Walang personalan. Ulitin ko po, nag-retired na tayo sa ano, pero kung kailangan, alang-alang sa katotohanan, sa Panginoon, at sa pagmamahal sa ating mga kapatiran para hindi po mapakain ang lason. For me, ha? Unless magpapaliwanag siya. Pag niliwanag niya, humble enough naman po tayo na magpa-public apology tayo kung mali yung ano. Pero kung di siya magbabago sa kanyang sinasabi, naku. Ha? Okay. Ingat-ingat ha mga kapatid. Ingat-ingat sa mga napapanood nyo. Ingat-ingat. Okay. So, ayan. Sa mga, tingnan nga natin. Gusto ko lang tingnan din po kasi kung may mga prayer request na pumapasok. Pasensya na mga kapatid, no? Ang mga prayer request, kung hindi man natin na ipag-pray dito in public, ay akin pong pinag-pray in private. Kaya, ayan, salamat po sa talagang pangunawa ninyo. Oho, oh, sige po. I think, nandiyan naman po ang inyong lubos na pangunawa sa inyong kapatid. Kaya, lubos po ang aking appreciation sa inyong pakikisama. At bago tayo lubosang magtapos at manalangin, baka naman po hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube, paki-subscribe naman po. I-hit din po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga videos na ina-upload. Sabagay, ito rin po yun. Pero yung iba kasi talagang sa YouTube na nanunood. So, kung hindi pa rin po kayo dyan nakaka-follow, o yung mga kaibigan nyo hindi nakaka-follow, baka pwedeng i-request nyo. Follow po yung ating follow po yung ating Facebook page. Kasi po, malapit na. Wala nang mga nasa 500 na lang po ang ating kulang-kulang 500. Kating-kati na po ako na ipamigay yung 5 study Bible. Ito Ganap na Buhay Full Life Study Bible Tagalog. Ha? Tulungan nyo para ma-reach na po natin. Ma-reach na po natin yung 10,000 followers. Konti na lang mga minamahal kong kapatid. Ha? Ayan! Tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat ang iyong mga anak sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At ngayon ay muli naming pinapasalamatan ang inyong patuloy na ginawang pamamatnubay. Inyo po kami binigyan ng panahon at pagkakataon. At ganoon din po, binigyan kami ng unawa na nagmumula sa inyo. At naway, tulungan ng mga kapatid na maging mataman, mapagbantay sa kanilang mga napapakinggan. Naway, huwag silang mapaniwala ng mga maling aral
na pakunyari na ipinipresenta rin ebanghelyo. O Panginoon, kami po'y buong pusong nananampalataya na ang mga aral na ipinaunawa mo sa inyong mga lingkod ay tunay at bahagi ng mabuting pabalita o ebanghelyo. Salamat na yung mga tao kang ginagamit na mapag-aralan ng malalim ang mga katotohanan na nais niyong aming matuklasan. Kaya nga po, Panginoon, maawa po kayo sa inyong bayan. Maglagay po kayo ng mga taong magiging tagapagbantay. Mga taong tunay na magmamalasakit sa pagpapakain ng inyong kawan o ng inyong mga tupa. Tunay na pagkain at hindi lason ang dala. Pakaingatan po ang inyong iglesia, O Panginoon. At kami man po, kung saan kami mahina, ay inyo po kaming alalayan. Patuloy kaming gamiting asin at ilawan ng sanlibutang ito. Patuloy kaming gamiting mabisang daluyan ng pagpapala para sa buhay ng aming kapwa. O Panginoon, nadalayan ko po mga kapatid, may mga karamdaman, patuloy niyo pong hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay, kanilang mga nahihirapang katawan, at ang kanilang mga gastusin, Panginoon, naway patuloy niyong ipagkaloob sa kanila. Kung paanong hindi niyo pinabayaan ang inyong mga anak sa lahat ng panahon at pagkakataon, huwag niyo rin pong pabayaan ang pangangailangan ng aming mga kapatid, lalong-lalo na nga po, na may karamdaman ng pisikal at namumroblema rin sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Kaya patuloy niyong ibuhos ang inyong pagpapala. Muli, Panginoon, hindi po namin kayo inuutusan. Kami nakikiusap lang. Sister Sweet Galang, si Brother Aldrin na kanyang saway, patuloy niyong tulungan maging matatag sa kanyang kanilang hinaharap na solirani. Patuloy po silang ingatan. Karaos po sila sa kanilang matinding pinagdaraan ng ito. At salamat din po sa inyong tinugon ng aming mga kahilingan patungkol sa anak ni at Kuya Norman at Ate Joylie. Nalaman na po kung ano ang kanyang karamdaman sa ngayon ay salamat at ginagamit nyo ang siyensya, nagamit nyo ang mga doktor at ang mga gamot na kinakailangan upang gumaling ang kanyang karamdaman. Maraming salamat. Mga kapatid na hindi man nagpapabanggit na ng kanilang mga pangalan, alam niyo po kung sino sila, patuloy niyo silang kaawaan at tugunin, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Panginoon, muli, nawa ang aming mga pinuno, magmula sa aming General Conference President, Elder Ted Wilson, hanggang sa aming mga local pastors, sa aming mga kapatiran, sa anumang sulok ng sanlibutan ito, kung papaano niyong dinala sa lupaing pangako ang bansang Israel upang maging saksi ninyo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Naway kaming lahat din, sa anumang dako kami naroon, gamitin niyo rin po kaming saksi sa mga taong aming nakakasalamuha. Panginoon, muli, kami nakikiusap hanggat maari amin pong isinasamo na tugunin niyo ang aming mga panalangin ayon sa aming kahilingan. Subalit, tulungan niyo rin po kami at patuloy na turuan na tanggapin kung ano man ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Ilakip niyo po ang kapatawaran. Kami nakita kayong pagkulat at pagkakasala.
Salamat po sa pagdinig sa inyong dalangin. Pagkat tinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Jesus Kristo na siya namin tagapagligtas. Amen. Amen. Uy, ayan mga kapatid, grabe, maraming salamat po. Hanggang ngayon ay 97 pa kayo, oh. So, thank you so much po talaga, ha? At ayan, without further ado, kasi talagang kung sa mahaba na, pero yun nga, punahaba minsan talaga yung ating, pagtalakay kasi as much as possible, talagang gusto kong sa pinaka, madaling paraan ng pagpapaunawa yung pong ating, pasensya na kung paulit-ulit minsan, sa, para lang din po yun sa, masigit na ikauunawa ng ating pag-aaral. Ha, mga kapatid, at syempre, yun nga, so, kapag may concern talaga, kagaya nito, sa totoo lang, mga kapatid, ako sa sarili ko, hindi naman po sa pag-ayabang, wala po, tinataas natin ng Panginoon, sa sarili ko, stable po tayo sa ating tinanggap na katotohanan, kaya nakakalungkot nga, minsan, tumatagal dahil, para palalahanan tayo, kasi yan nga, ang kalungkot, isang member pa namin sa Quezon Central ngayon, ang kasakasama, sana nga alam niyo ito lang mas gugustuhin kong mali ako sa iniisip ko sa ginagawa nila. Ha? Bakit po? Kasi ibig sabihin kung mali ako na pinagdududahan ko silang hahatak ng kawan palabas o nang lilito, di mas maganda na mali ako. Kasi sa narinig ko, yun talagang aking nagiging conclusion so far. Ha? Unless na magpapaliwanag siya. Mga kapatid, di ba? Ingat-ingat, yun po. Concern lang po talaga, mga minamahal kong kapatid, sa inyong kabutihan. Ha? Ingat po tayo. Okay? Sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo, sa samahang ating pinagsasama-samahan, Seventh-day Adventist Church. At hindi lang po ako proud, super proud akong kaanim nagiging iglesia ito. Kaya sana all, super proud po tayo. Ho? Kaya sana all din, ay magkaisa po tayo ng papanukala na tayo maglilingkod, magtatapat, magtitiwala, tuloy-tuloy na magmamahal sa ating Panginoon. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, di tayo magwahiwalay na hindi ko nasasabi. Palagi po ninyong tatandaan na mahal ko kayo. Pero, mas higit po ninyo, kasama na rin po ako. Ha? Tayong lahat. Tatandaan po natin na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan, bye-bye for now sa lahat po ng ating mga nakasama. Kahit na yung mga malis na muli, maraming salamat po sa inyo. At kung lulubi ng Panginoon, ha, magkita-kita po tayo bukas ng gabi. Stay safe! Stay healthy. I love you. God bless.